isa ti Padre Rodrigo na ito sa malaki sa ating pananalangin. Ang aming pasasalamat at tatatangin kay Nina Nina, Teresita Heredun at pamilya, Dr. Marat Marito Lentino at pamilya, Dr. Agensay Rabanag at pamilya, Edgardo Aida Cunanan at pamilya, Rene David Leon at pamilya, Mila Digonong at pamilya, Janet Ipaswan at pamilya, Amy ng ETV Community, Bishop Dennis Pilarojo, Reverend Father Rubino Pensuli, Toilet Everything Salazar at pamilya, Paul Resurrection at pamilya, Juliet Esmeralda at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Ceci Lim Rivera at pamilya, Darwin Howe at pamilya, Patrick Anthony G. Cruz at pamilya, Jean Silungan at pamilya, Marietta Carol at pamilya, Rosalinda Mendoza at pamilya, Alicia Arcega Villacruzis at pamilya, Seri Sirin Dominic Nicolas, Antonio Victoria Sanchez at pamilya, Cesar Lolita Nicolas at pamilya, para sa kaligtasan, ina Lucila Akma at pamilya, Camille Lazaro Aquino at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Yoshi Brillantes at pamilya, Iniferi Bimanalo at pamilya, Jim at John Arinde, Yvette Barrera at pamilya, Dr. Unay Santatrina Marrera at pamilya, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Architect Bernard at Edna D. Guzman, Inig Villanueva at pamilya, Ruena Villedo at pamilya, Yuna Doris Villajer at pamilya, Evelyn G. Munag at pamilya, Emelita de la Cruz at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap at pamilya, Dr. Alec Yvonne Guimar at pamilya, George Tarvin Pula at pamilya, Oliver at Sheila Bernabe at pamilya, Arman at Amy Isma at pamilya, Gabriel Morales at pamilya, Gaspar at Susan Dumari at pamilya, Reynald A. Lago at pamilya, Ivy Lorraine at pamilya, Jaime Jovian Cruz, Dr. Chester Galapis, mga doktor at medical staff ng Aurelio Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, at amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayubong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Quirino Hospital, Skyline Hospital, Quality Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsupo sa pagkalat ng salot ng COVID-19 gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kamaninang pamahalaan nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kaarawan ni Jean Baldovino, Wilma Espote, Elizabeth Bernal, Flor Pulumbayan, Cristel Santos, Alex Lopez, Christian Cataal, Ana Margarita Narciso, Cyril Baguio, para sa kagalingan ni Ellen Ferrer, Richard Carigo, Beda Pizar, Joan Perez, Pati Manitzi Vidal, Linda Saison, Samantha Osea, Evaria G. Cruz, Corazon Donato, Quirino Cristobal, Patricia G. Donquillo, Marian Maravilla, Cielo Del Mundo, Jodit Santiago, Dito Soriano, Victoria Ann Sanchez, Adora De Leon at Pamilya, Linda at Daina Amunan, Leonardo Brera G. Rodier, Madilyn Villanueva, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo, Siredonia, Viviana, Neil, Sila, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Poloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Narisa, Flor, Protasio, Susana, Atanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Genora, Alejandro, Sofia, Unita, Roy, Justin, Lucida, Felisa, Pedro, Jesus, Peter, Roderick, Rolando, Felino, Romeo, Maria Florencia, Gina, Jose, Leonardo, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, mga lektor ng Diyosis ng Malolos, doktor at frontliners na namayapa na, at sa mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa hala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo din. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kalig ng angkan ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagaliyay ang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalablo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamakitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangiliang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin,
Ibinangon mo sa pagdadapa ang sangkatauhang masubali. Ipagalungos sa amin ang banal na kagalakan upang kaming siningin mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umapon si Pedro sa Jerusalem, siya'y kinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hintil at napasalo sa kanila, sabi nila. Kaya sinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Tobe at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inihugos sa kinaroroon ako ang sangkila malaking tumot na nakabiting sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilag at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang sangkinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, "Hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na maluwing o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na maluwi ang mga nilinis ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali rin iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinuko sa akin buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ang Espiritu na huwag ako magpatubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang aning na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasuko pa sa Jope at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang ako ng salita ay bumabana sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa akin noong una. At naaalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit binibinyag ang payo sa Espiritu Santo. Kung binibinyag sila ng Diyos ng kaloob na tulad na ibinibigay niya sa akin nang malalik tayo sa Panginoon sa Kristo, sino ako mahadlang sa Diyos?" Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hindi may binigyan din ng pagkakataon ng sisi, ng bagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking ginasasalita ang Diyos na nabubuhay. Kung paano niyambatis ang hanap ng isang usa, gayon din inahanap ng Diyos ang uhaw kong kaluluwa. Aking ginasasalita ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba, kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba. Aking ginasasalita ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo at ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Ang kinasasalita ng Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulo. Sa salim ng aking albay, magpupuri akong lubos, buong lubod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Ako ang ginasasalita ng Diyos na nabubuhay. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Salamat
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang pahalay tumatakas kapag nakikita dumarating ang asong buhay. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasin hindi siya pastol at hinika niya ang mga tupa. Kaya sinisira ng asong buhay ng mga ito at pinangangalan. Tumatakas siya, palibasin upahan lamang at walang marasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ko na ba at siya nakikilala ko, ay hindi naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungan ito, kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakitinggan nila ang aking tinig, sagay magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil hindi minamahala ko na kama, sapagat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihan ibigay ito at muli-muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa akin po mabuting balita ay pinapayag sa akin ang ating Panginoon na siya ang mabuting pastol at pinakakalagaan ng mabuting pastol ang mga tupa na ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya kung papaalam ang mga asong gubat o ang ibang magnanakaw ay pumupunta sa kural ng mga tupa, sa kulungan ng mga tupa, upang magnakaw, kumitil ng buhay o manila doon sa kanilang lugar. Subalit mga kapatid, ang mabuting pastol, ang siyang unang tagapagtanggol, hindi lamang tagapagbantay, kundi nag-aalay ng kanyang buhay para ang kanyang mga tupa ay malagay sa tahimik at maagap na pastulan. Kaya nga kapag mayroong pagpapahamakan na dumarating sa kanyang mga tupa, ang pastol ang unang-una na nagiging tagapagtanggol. Kaya bago masira o bago magkitla ng buhay, ang mga tupa, ang pastol muna ang unang makikihabok, siya muna ang unang aharap at kapag nakalaka, siya pa ang una na mapapatay kaysa doon sa kanyang mga tupa. Kaya bago mga kapatid, ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal na mga tupa sapagat nakikilala niya ang kanyang mga tupa, nakikilala siya ng kanyang mga tupa, mahalaga para sa isang pastol ang bawat isang tupa para sa kanya. Kaya ito ang pagkakaiba ng isang upahan laba kaysa doon sa tunay at mabuting pastol. Sapagat ang mabuting pastol, kailanman hindi niya pababayaan ang kanyang mga tupa. Kaya kahit ang mga natin ito ng landas na mga tupa, kanyang hinahanap upang ibalik sa kanyang kawan. Kaya isipin po natin ang mga tupa ay palagi kay ugali at anong ugali ng mga tupa. Sila ay sila yung talagang tinatawag natin na follow the leader. Bakit? Sapagat dahil malabo ang kanilang mga mata, ang nakikita lamang nila yung pinakamalapit sa kanila. Kaya kung saan pupunta ang kapwa niya tupa na nasa kanyang harapan, ito rin ang kanyang susundan. Kaya nga po sa kawan ng mga tupa, yung nasa unahan ay maigay mo lamang, magabayan mo lamang, kasunod na nito ang iba pang mga tupa sa likuran. Kaya nga po, bihirang-bihira yung humihiwalay na tupa doon sa karamihan. Subalit kung magkagayon pa man at meron mahiwalay na isang tupa, ang pastol ay palagi nagahanap ng paraan upang nang sa gayon maimalik sa kanyang kawan ang tupang nawawala. Ahanapin niya ito at hindi siya titigil hanggat hindi ito natatagpuan. Sapagat para sa kanya, kahit ang tupang ligaw, mahalag pa rin para sa kanyang paningin. Sapagat lahat ng mga tupa ay malapit sa kanyang kalooban. Kaya nga po lahat ng mga tupa, nais niya naligtas doon sa kural o kaya naman ay doon sa kawat na naninginain doon sa kanilang pastunan. Kaya nga po sinasabi sa amin, ang mga tupa na ito ay sumasamisan sa bawat isa sa amin. Ang Diyos ang mabuting pastol at inanais ng ating Panginoon ng bawat isa sa amin, lahat ng mga tao ay mapunta sa kanyang kariyan sa mainan na pastulan na kung saan mayroong kaligtasan para sa bawat isa sa amin. Kaya nga po mga kapatid, ang inanais ng Panginoon, tayong lahat ay maligtas. Kaya nga ang ating Panginoong Jesus, nung siya'y nag-alay ng kanyang buhay, hindi siya nag-alay ng kanyang buhay para sa mga taga-Israel lamang. Inialay niya ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao.
maging sa mga taong nauna na sa amin, o kaya naman ay maging sa mga taong dating pa lamang sa inaharap. Kaya nga po, nabuhay nung una, nabubuhay sa kasalukuyan, at yung mabubuhay pa lamang pagdating ng panahon. Lahat ng ito ay pinag-alaya ng buhay ng ating Panginoon ng kanyang ilahad ang kanyang mga kamay sa krus na banal. Kaya nga po mga kapatid, nakakalungkot kapag mayroong ibang mga tao na laging sinasabi, kami lang ang maliligtas. Kaya nga po mga kapatid, no, minsan, meron po akong nakasabay sa sasakyan, sa jeep, at nung kami po'y sumakay sa jeep, ako'y pumunta sa may gawing unahan. At alam po ninyo, ang sabi sa akin ng driver habang kami bumabagtas sa daan, nung ako'y sinarista pa lamang pauwi ng seminaryo mula sa Manolos, no? Ngayon ang sabi sa akin ng driver ay, brother, ligtas ka na ba? At ako na may nagulat sapagat yung driver nagtatanong sa akin kung ako'y ligtas na ba. Siya may hawak ng manibela, siya ang nagdadrive sa amin, tapos ako'y tatanungin kung ako'y ligtas na. Kaya nga po yung driver nito, maya-maya, ay binasahan ako ng Biblia at ako naman ay nakikiharap ng maayos sa driver nito. Pero nakakakabalik sapagat siya nagtanong kung ako'y ligtas na. Binabasahan ako ng Biblia habang siya ay nagdadrive. Kaya nga po, mas mukha yatang delikado ang buhay ko sa taon na ito kaysa sa tanong niya na ikaw ba ay ligtas na. Kaya nga po mga kapatid, no, ay maya-maya pagkatapos magbasa ng Biblia ay kanyang sinabi, nung ako ay dating Katoliko, ay hindi ako nagbabasa ng Biblia, pero ngayon ako'y nasama sa pananampalataya na ito. Ako ngayon ay palaging nagbabasa na ng banal na kasulatan. Kaya nga po mga kapatid, hindi namang pinagbabawal sa ating mga Katoliko na magbasa ng Biblia. Pero lang talagang iba, napakatamad magbuklat ng banal na kasulatan. Kaya nga po, binasara ko ng tao na ito at ang sabi sa akin, alam mo ba brother, na doon sa aklat ng pahayag, meron lamang 144,000 tao ang maliligtas. Kaya kapag sumama ka sa amin, sigurado na ikaw ay maliligtas. Kaya nga po mga kapatid, no, ay marami pa siyang sinabi tungkol sa kanilang pananampalataya sa kanyang kinaaliban. Sa dami ng kanyang sinabi, bigla-bigla pumasok na rin ng yabang. Alam mo ba brother, na kami ay may iba't iba ng branch sa iba't ibang mga bansa. Kaya dumarami na kami. At ang sabi pa sa amin, alam mo ba brother, na sa amin lamang ang kaligtasan. At pamuli ay sabi niya, kapag sumabi ka sa amin, maliligtas kang tiyak. Kaya nga po ang sabi sa akin, sumama ka na sapagat dumadami kami. Kaya ang pagkakasabi pa sa akin, sa iba't ibang mga lugar, marami na kami. Sa katunayan, may higit muna, meron na kami 1,000,000 na kasabi. At alam po ninyo, mga kapatid, kung hindi nag-iisip, madali kang makukuha. Bakit? Kasi kanina ang sabi sa akin, sa aklat ng pahayag, 144,000 lamang ang maliligtas. Tapos biglang sinabi sa akin, sumami ka na sapagat sila ay mahigit tumula, 1,000,000 na ang kasabi. Kaya nasa isip ko na, kung sumama pala ko at ako pang 1,000,001, wala na akong kaligtasan. Kasi ang sabi, 144,000 lamang ang maligtas. Kaya nga po mga kapatid, tumingin lamang siya doon sa numero, pero hindi niya nakita yung simbolismo ng ibang numero sa banal na kasulatan. Na sa banal na kasulatan, ang bilang na 12 ay nangangahulugan ng kaganapan, nangangahulugan ng pangkalahatan. Kaya nga po sa banal na kasulatan, sa matandang tipan, meron tinatawag na 12 bitig ng Israel. Na kung sabi kay 12 anak ni Jacob, subalit hindi lamang ito tumutukoy sa mga anak, hindi lamang ito tumutukoy sa mga tribo ng Israel. Yung 12 sa banal na kasulatan sa matandang tipan ay tumutukoy din sa lahat ng mga tao na buhay noong kapanahunan ng matandang tipan. At sa ating pong bagong tipan, meron din tinutukoy na 12 apostol. Subalit mga kapatid, alam natin, bagamat namili ang ating Panginoon ng 12 apostol, hindi naman sila lang ang naging apostol at disipulo ng Panginoon. Kaya nga po hindi tumutukoy din sa lahat ng mga taong tagasunod ng ating Panginoon na nabuhay noong panahon ng bagong tipan magpanggayon at maging sa pagdating na hinaharap.
at sa madalang kasulatan, kapag sinabi 1,000, hindi talaga numerical ang ibig sabihin palagi. Kaya kapag sinabi 1,000, maaari talagang numerical, 1,000 tao yan, 1,000 ganito yan, 1,000 ganun yan. Pero meron pong simbolismo ang 1,000. At anong 1,000 sa banal na kasulatan na simbolismo? Ang ibig sabihin, napakaraming tao. Kaya nga po mga kapatid, kapag ka po pinagsama-sama mo ito, makikita mo ang kahulugan ng 144,000 saklat ng pahayag. 12, i-times mo, i-multiply mo sa 12 ng bagong tipan. Kaya po lahat ng tao mula sa lumang tipan, lahat ng tao mula sa bagong tipan, 12, multiply mo sa 12, makakakuha ka ng 144. I-times mo siya sa bilang ng mga tao, ang ibig sabihin, napakaraming mga tao, kaya makukuha mo yung 144,000. At anong ibig sabihin noon? Kompleto sa lumang tipan, kompleto sa bagong tipan, yung 1,000 i-multiply mo sa 144, ang ibig sabihin, napakaraming mga tao. Kaya kung kompleto at napakarami, anong ibig sabihin ng 144,000? Kompleto, napakarami, lahat ay kompleto at ganap na maligtas. Kung ikaw lamang ay makikipagkaisa sa kalooban ng Diyos. Kaya walang maiiwan. Kaya kapag ka po halimbawa, ang kaligtasan ng aking Panginoon ay iniaalok sa lahat ng tao, lahat ay pwedeng tumanggap ng kaligtasan na ito. Dahil nga lamang, mayroong iba, kinakalikuran ang kaligtasan na ito. Kaya isipin natin mga kapatid, no? Lumalapit na ang Panginoon sa atin, pero kuminsan, tayo naman ang lumalayo mula sa ating mabuting pastol. Kaya isipin natin mga kapatid, no? Sa ating mga Kristiyano-Katoliko, meron pong mga kasabihan tungkol sa ibang mga Kristiyano-Katoliko na kuminsan lamang nagiging active sa ating simbahan o kaya naman ay kuminsan lamang nagiging active sa paglapit sa ating Panginoon. Kaya kuminsan ang tawag natin dyan, yung mga taong KBL. At ano yung KBL? Yung kubang tatlong ulit lamang pumapasok sa simbahan sa tanang buhay nila. Kaya KBL, yung A, kapag ikakasal, yung B, kapag bibinyagan, at yung L, pinaka the worst, kapag ililibing na. Kaya tatlong ulit lamang pumapasok sa kanilang tanang buhay. Kaya nga po ang aking Panginoon bilang mabuting pastol, palagi naghahanap sa kanyang mga tupa, pero kumisan, may mga tupa, mas gusto pa ang manigaw ng landas kaysa bumalik sa kawat ng ating Panginoon. Kaya isipin natin mga kapatid, yung tunay na tupa, follow the leader. Tayo rin naman pinatawagan, sumunod tayo sa ating pinuno, sumunod tayo sa mabuting pastol na walang iba kundi ang ating Panginoon. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng ganap na kaligtasan. Mga kapatid, ang Panginoon ang mabuting pastol na nakakakilala sa mga kabilang sa kanyang tawan sa kanilang pangalan. Iyalay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na tagay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa amin. Sa bawat panaginita ng ating po'y tutugon, banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na hinirang ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano naway maging isang kawan na nasa pangangalaga ng isang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon ito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga imaw naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang maglubos at sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa magbing na daan. Ang iyong anak ay lagi na sa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanagdagan sa pagtulubos sa aming mga panalangin.
sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong pag-aayin ay maging kalulubod sa Diyos habang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya sa banal. Pamanangin ni Mika, tanggapin mo mga aray na niyong sambayanan natutuwa, ang pagkapoy ay niliwala ay nilumong aming katuwa ngayon ay papagumain mo ng gala na mananatili sa aming habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang pag-aayin ng Mesiyas ang maamutupan itumuho sa aming lahat. Nag-aaring wala kong payaman akong minamahal upang magkasalusalong tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihangin sa krus, ang sa krus ipinapibuhay natin bilang handlo. Kaya kaysa ng mga anghel at sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kanakinaan. Santo, 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 ang inyong Diyos na mga hukmo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang nabalilito sa ala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gabi mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handlo, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagatihagi niya iyon. Iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandlo para sa iyo. Kaya hindi na malo, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong palagang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaaring namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap ko para maglingkod sa iyo. Sinasabo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sari Francisco naming Papa, Ederis namin Obispo at ng Tanang Kapalian. Pagalahanin muli ng mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila hindi mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kapiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpuri sa kararal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Abang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon namin at Diyos, ipahayag namin ang lakas doon. Panginoong Hesukristo, sinabi ko si mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tumayan mo aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ng kapayapaan. Pagkapatid ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo hinahanayaan sa kanyang piging. Panginoon, dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kaligtasan at pinagpumuli.
kabilang ng salot na ito at kung paano masusubo ang paglaganap ng sakit na dulo nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila ng may puso at kakayahan ng mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga privado na ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinabuhan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Panalangin mo kami. San Pedro Calusol. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Panalangin tayo. Ang madaming mapagmahal, tumalago at ikapin ang iyong sabaylan na may darapat mong makinabang sa tingin na pangmagpakailanman. Ipagalaw mo kami malalahating makarating sa pagkabuhay na magtatapos sa amin sa iyong pili. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Lucero, Estes Nostra Salve, Ave Maris, Estes Filii, ang tulong ng Diyos ay pumalangin naman sa atin.